isinulat ni Giovanni Pido ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Naaswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang kasal na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shyla Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Si Sabrina. Ito'y taong 1935 sa isang bayan sa Indonesia. Nakatira noon sina Johnny at Maria kasama isang batang babae na si Kits. Pamangkin ito ni Johnny. Inampo nila ang bata nang mamatay ang mga magulang nito. Anak, bakit malungkot ka? Nasaan po sina mama at papa, tito? Kami na ngayon ang mama at papa mo. Dalawang taon na ang lumipas, ngunit lagi pa rin malungkot si Kits. Pag-aari ni Johnny ang isang sikat na tindahan ng laruan. Kilala ang kanyang mga manika sa buong Indonesia. Kumuha siya ng sikat na uri ng manika na pinangalanan niyang Sabrina. Isang araw, nag-uwi si Johnny ng isang Sabrina para kay Kits. Maria, regalo natin to kay Kits. Ibigay mo ito sa kanya. Ano po to, Papa? Isang Sabrina, anak. Ginawa ng papa mo para lang sa'yo. Mas malaki ito sa iba pang Sabrina. Salamat po, tita. Hindi ako, anak. Salamat sa papa mo. Nagkunwaring masaya si Kits. Ngunit sa kalooban nito, hinanap pa rin niya ang magulang niya. Isang araw, magsisimula ng mag-aral si Kits at pinag-aral siya sa isang paaralan sa labas ng syudad. Marami siyang naging kaibigan doon. Uy, anong pangalan mo? Ako naman si Bush at ako ang class monitor. Silang mga kaibigan ko, Bishop, Martin at Lyra. Di nagtagal, nahilig din sa pag-aaral si Kits at naging mas masayahin na siya ngayon. Ganun pa man, nasasabik pa rin siya sa kanyang mga magulang. Isang araw sa paaralan, naglalaro si Bush kasama ang ibang mga bata. Sa kanilang laro, kinakausap nila ang kaluluwa ng mga patay. Na tinatawag nila mula sa kabilang buhay. Anong ginagawa niyo, Bush? Halika dito, pero huwag kang maingay. Kinakausap ko ang lola ko. Mahal na mahal ko siya. At alam mo, ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Kinakausap niyo ang mga patay? Oo, dadating sila. Kung alam mo kung paano sila tawagin. Pero dapat mag-ingat ka at tulungan mo din silang makabalik. Dahil kung hindi, baka gambalain nila ang mga tao dito sa mundo natin. Sinimula ni Bosch ang laro.
Pinatay nila ang ilaw sa kwarto. Ilang saglit pa, lumitaw ang isang espiritu. Nanginig ang mga litrato sa loob ng kwarto at nagpakita na nga ang lola ni Bush. Sinimulan niya ang kausapin ito. Pinagmasdan ni Kits ang nangyayari. Nagdadasal ng kanyang mga kalaro sa masasamang espiritu upang hindi manatili ang kaluluwa ng lola ni Bush dito sa mundo. Maraming salamat, Lola, at nakausap ko kayo ngayon. Maari na po kayong bumalik sa inyong mundo. Maaari ko rin kausapin ang mama ko dito para malaman ko kung nasan siya. Bush, pwede ba akong sumali sa laro? Gusto ko lang kasing kausapin ng mama ko. Sige, Kits, tuturuan kita. Pero ipangako mong walang ibang makakaalam. Isa pa, kapag tapos ka na, kailangan mong sabihin ang mga dasal para makabalik ang kaluluwa sa pinanggalingan nila. Oo, Bush. Pangako, gagawin ko yun. Pinaliwanag ni Bush kay Kits kung paano maglaro at binigay niya ang pentagram para sa pagtawag sa kaluluwa. Pagsapit ng ating gabi, sinarado ni Kits ang pinto ng kanyang kwarto, nilabas ang pentagram at sinimulan ng ritual. Nagsindi siya ng kandila sa gitna ng pentagram at nagsimula ng tawagin ng kanyang magulang. Bumalik po kayo. Nakikiusap po ako. Sa ngalan ng demonyo, bumalik po kayo. Sige na po. Biglang may malakas na katok sa pinto. Agad itong binuksan ni Kits. Ngunit sumilip lang siya dito. Dinala ng kanyang tita Maria ang kanyang manikang Sabrina sa kwarto. Naiwan mo siya sa labas, anak. Kaya dinala ko siya dito. Good night! Oh, mabuti na lang. Muntik na akong mahuli at mapahamak. Hihintayin ko pa ang sunod na pagkakataon para tawagin ko si Mama. Anong iniisip mo, anak? Wala po, tita. Inaanto ko lang po ako. Salamat po sa pagdala nito. Nakatulog si Kit sa tabi ng manika. Nang makatulog siya, biglang dumilat ang mata ni Sabrina. At lumipad ito papunta sa isang upuan. Naiwan ni Kit ang kanyang laro at nagamit ito ng masamang espiritu upang sumanib kay Sabrina at makapasok dito sa mundo. Naging kasangkapan na si Sabrina ng pabalik-balik na masamang espiritu. Gagawin ko ulit ito bukas ng gabi at tatawagan ko si Mama. Walang makakapigil sa pagkikita namin. Naghanda si Kits para sa ritual ng sumunod na gabi, ngunit bigla na lang gumalaw ang manikang Sabrina. Unti-unti siyang nag-anyong demonyo. Di nagtagal, tumubo ang mahabang kuko at tila naging nagbabagang apoy ang kanyang buhok. Pumaliktad ang kanyang paa at lumutang ito mula sa sahig. At bigla niyang nilusob si Maria. Papatayin kita! Papatayin kita! Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Lumayas ka dito! Galit na galit na kinalmot ng demonyo sina Maria at Johnny. Malubhang nasugatan ang mag-asawa. Sinubukan ng demonyo na sumanib kay Maria, ngunit nakataka silang dalawa sa bahay. Anong nangyayari? Sino ba yun? At paano siya nakapasok sa bahay? Hindi ko rin alam. Maria, kailangan nating malaman. Si Darla ang kaibigan kong eksperto sa mga kababalaghan. Kailangan makausap natin siya. Dali! Bago pa niya tayo mapatay! Pinuntahan ng mag-asawa si Darla at kinuwento sa kanya ang buong pangyayari. Sa palagay ko, isang matandang babae na may kailangang tapusin dito sa ating mundo. Anong gagawin natin? Mukhang kailangan natin siyang hanapin sa bahay ninyo. Dahil sa kanilang nalaman, bumalik sila sa bahay upang tawagin ang espiritu gamit ang larong Charlie Charlie at Pentagram. Ngunit makapangyarihan ng masamang espiritu at sinunog nito ang gamit para sa laro. Nabalot ng dilim ang buong bahay.
Nayanig ang mga litrato sa pader hanggang sa tuluyang nabasag ang mga ito. Biglang dumating si Kits, ngunit nakalutang na ito sa ere. Teka! Anong nangyayari kay Kits? Huwag mo siyang lapitan! Nasaniban siya! Nasa katawan niya ang demonyo, kaya lumayo ka sa kanya! Hindi pwede! Hindi ko iiwan ang anak ko! Biglang sumugod si Kits at sinaktan sila. Lumipad-lipad si Kits at minsan na may sumasabit ng patiwalik sa pader at kisame. Masyado malakas si Kits kaya nahirapan ang tatlo na patigilin siya. Tila may dugong tumutulo mula sa kanyang mga mata at bigla niyang sinakal sa leeg si Maria. Hindi kita pakakawalan! Nagsimulang magdasal si Darla at hinuli si Kits mula sa likuran nito. Sinupil niya ang demonyo mula kay Kits at lumabas silang lahat sa bahay saka sinara ang pinto. Sarado na ang pinto! Hindi na niya tayo mahabol, ha? Pero sino ba siya, Darla? Bakit siya nakapasok sa bahay namin? Isa siyang bayiga, anak ni Satanas, ang pinakamalakas na demonyo. Mukhang may tumawag sa kanya kaya siya pumunta dito. Pero sino naman ang gagawa noon? Sinong hangala mag-iisip nito? Hindi ko talaga maintindihan. Nang marinig ito, biglang umiyak si Kits. Ako po, tita. Gusto ko po kasing makausap si mama. Kaya tinawag ko po siya. Pasensya na po kayo. Naku, ano ang ginawa mo? Tinawag din ng mama mo ang demonyo! At namatay siya habang pinababalik ang espiritu kung saan ito nang galing. Ano? Eh di, ano nang gagawin natin ngayon? Johnny at Maria, isa lang ang paraan para mapatay siya. Ang punyal sa kuweba ng itim na bundok, kailangan kunin yon. Ang punyal na yon ang tanging makakapatay sa bayiga. Dahil kung hindi, mabubuhay siya muli. Edi, tara na. Bilisan natin bago pa siya maging tao. Kinuha ng mag-asawa ang punyal mula sa nasabing bundok at naniwalang magiging maayos na ang lahat. Ngunit nagkamali sila. Habang papalabas ng bahay, dinala ni Kate sang manikang Sabrina. Tahimik ito nung una. Ngunit biglang sumanib ang bagiya dito. Dumilat ang mga mata ng manika. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa amin? Papatayin ko din kayo at dadalhin ko sa impyerno. Dadalhin ko sa impyerno! Pagkasabi nito, sinaniban niya si Maria at bigla itong nag-ibang anyo. Lumipad si Maria sa ere. Natakot sina Johnny, Darla at Kits sa kanilang nakita. Mabilis na nagdasal si Darla. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo! Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo! Palakas ng palakas ang dasal ni Darla habang sinasabuyan ng banal na tubig si Maria. Nagalit ang bayiga sa ginagawa ni Darla, kaya't siya naman ang sinaktan nito. Pilit nitong inaagaw ang diary kay Darla. Kinagat niya ang leeg ni Darla at ninatngat ang laman nito. Lubayan mo siya! Huwag si Darla! Wala siyang ginagawa sa'yo! Punyal! Kunin mo ang punyal! Pero paano kung mapatay ko si Maria? Walang mangyayari dahil nagdadasal ako! Ihagis mo ang punyal sa kanya! Hugo ang nangyayaring labanan. Patuloy na nagdasal si Darla habang pumunta si Johnny sa likod ni Maria at saka sinaksak ito. Umalis ang bagiya sa katawan ni Maria at namilipit ito sa sakit. Sinabuyan siya ni Darla ng banal na tubig. Unti-unting naglaho ang bagiya sa usok. Agad sinunog ni Darla ang manikang Sabrina hanggang sa maging abo ito.
Anong ginagawa mo? Kailangan na siyang sunugin ngayon para hindi makabalik ang bahiga dito. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. At natutunang mahalin ni Kits sina Johnny at Maria bilang mga magulang niya. Isang araw, may dalang bagong manika si Johnny para kay Kits at makikitang dumidilat ang mga mata nito sa gabi. Ang wakas. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Saferina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Bonaventura, Segunda Katigbak, Yerin Karim, Dirk Pido, Renz Ronami Calier, Gracie Brel Pido, Kat Berglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Jera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa, Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Ana Luna Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Nori, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lynn, Michael Gray, Liu Mati, Girly Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story, at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo.